Luto tayo ng chicken mantis. Mostly sa mga Arabs country siya nakikita. So ihanda muna natin ang ating mga rekado. Ito sila. Bawang sibuyas. Panggisa natin. So start natin igisa sila. So mostly ito ikan muna natin, i-fry muna natin ang mga kusbara, mga seeds. Inano siya hanggang maging golden brown. So ayan. Gisa-gisa lang. Then lagyan natin yung sibuyas. Tsaka sibuyas. Ibisa siya natin hanggang sa maluto ang sibuyas at saka bawang. So pag okay na yung bawang, lagyan natin siya ng tinatawag na kurkum o yellow ginger. Para magmakulay yung manok na ilalaga natin. So, ganyan, igigisa muna natin bago natin lagyan ng tubig at pakuluan. Actually, yung mainit na tubig na yung inilagay ko para mas madali siyang kumulo. So, pagkulo niyan, lagyan natin ng mga asin. Kung mayroon kayong chicken broth cubes, walang problema, yun ang dapat na ilagay. Then ilagay natin ngayon yung manok, ayan, tika kalahati. Hayaan natin siya hanggang kumulo, hanggang sa lumambot yung manok. Pagka lumambot na yung manok at kumulo na, eto siya. So, i-separate natin yung cubes, yung sabaw niya, cubes tuloy. Yung sabaw niya, at saka yung manok, paghihiwalayin natin. So, ngayon naman, bali, magpapainit tayo ng kawali. Mostly, ginagamit dito ghee, yung parang galing ang ghee. Pero, ginamit ko dito butter, kasi wala akong ghee. Yung ghee is from the cow yata. Yun yung fats ng cow, ng baka. So, ito siya ngayon. Tunawin ang butter. Pagkatapos niyan, ilagay natin naman ang bigas. Yung bigas, binabad muna natin siya. Ibang kasing bigas to. So, binabad muna natin siya. Basmati rice ang tawag nila para sa mga para sa mga pang biryani, pang pulaw, pang mandi. Yan. Binababad muna siya sa tubig. Mga 2 hours o kahit na 30 minutes pwede yun. Basta nakababad siya before nyo na iluto. So, ganyan. Hintayin natin siya na hanggang matuyo. So, pagkatapos niyan, pag okay na, nakita nyo may matuyo na siya, tuyong-tuyo na siya. So, ilagay natin yung yung dating sabaw nito. Doon din natin siya pakuloyin hanggang sa maluto yung kanin. Yan. Yan yung mga sahog-sahog doon kanina. So, ito siya. Ilagay natin yung sabaw. Yan din natin siya lulutuin. Para lasang-lasa yung sarap ng manok. Kaya siya madilaw kasi may kurkum yan. Kurkum ang tawag nila dun sa luyang dilaw. Yan. So, nilalagyan din natin siya ng kamatis. Actually, blended ko yung kamatis para mas madali. Kasi pag minsan may nakikita-kita tayo na kamatis na hindi pa siya So blend lang yung kamatis. Pagka-blend ng pagkalagay natin ng na-blend na kamatis, yan, takpan natin, hintayin natin na humulma, tapos lagyan natin ng sili. Pag medyo okay na yung kanin,
Tsaka natin ilalagay yung manok sa ibabaw. So, yung manok, lalagyan din natin ng color, ng pangkulay na pula. Ayan. Para maging maganda yung pagkakablend ng lalagyan din natin ng pabango yung mga ano, mint. Parang oregano dito yan. So, ito na yung biryani natin. Ay, mali. Ito yung chicken man din natin. Ayan. So, pwede na. So, takpan natin hanggang ma-in-in siya. Pag na-in-in siya, mga 5 minutes to... depende, pag nakita nyo yung kanin na okay na, alam nyo, pwede na natin siyang patayin ang ano, patayin natin ang stove. So, makikita natin yung itsura niya na pagka talagang masarap na masarap naman. Ayan. Eto na siya.